sinagawang clearing operation ng 702nd Infantry Brigade sa pinangyari ng bakbakan sa Barangay Swagayan sa bayan ng Santa Lucia, Ilocos Sur, sa pagitan ng NP8 militar ay mga malalakas na baril lang nakumpiska, kabilang dito ang 4 na M16 rifle, 2 M14 rifles, isang caliber 45 pistol, 9mm pistol, isang shotgun, 6 improvised explosive device, 15 blasting caps, 5 detonating switches, 2 roll ng 25-meter wire, 3 hand grenades, subversive document at iba't ibang uri ng gamot. May 6 na IED at saka 2 hand grenade na pina-explode na rin doon sa area nung na-recover. Nasa custody pa po ng Philippine Army, no? Maliban doon sa isa yung shotgun, nasa custody ng PNP. 7 ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring sagupaan kabilang ang isang sundalo. Napatay sa panig ng rebelde ang isang Rolando Marvil alias Kai Eugene at isang kamaymay ng kilusang larangang guerrilla Southern Ilocos Sur sa pamumuno ng isang alias Nero habang wala pang pagkakakilanlan sa 3 pang kanilang kasamahan. Isang civilian din na vegetable vendor ang nadamay at napatay sa enkwentro. The other 4 is still on the process of identifying pa rin po. Isang vegetable buy and sell na pinagkamalan po ng intelligence operative ng militar. Ang nasabing mga bandido ay dati nang nakasagupa ng trupa ng gobyerno noong July 26 sa bayan ng Suyo at noong July 31 sa bayan ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Nagpaabot na ng pakikiramay sa mga nasawing sundalo at sibilyan si Ilocos Governor Ryan Luis Singson, kasabay ang panawagan sa kanyang kababayan ng pakikiisa upang masugpo ang mga banditong grupo. Mula San Fernando, La Union, Toto Pablos, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.